Matapos na bigong dipensahan ng Pinoy na si Melvin Jerusalem ang titulong WBO minimum wage kontra kay Oscar Collazo ng Puerto Rico. May dalawang world champion na lang ang natitira ng Pinas. Ito ay si Marlon Tapales ng Super Bantamweight Division. Hawak nito ang WBA at IBF nang tinalo nito si Murudjon Akhmadaliev. At Dave Apolinario ng IBO Flyweight Division ang pinabagsak nito ang African champion na si Gideon Botelese sa round 1 sa pagdayo nito sa South Africa. Ngunit may isa pang Pinoy na ating pag-asa para sa world title, mga tol. Ito ay ang tubong buhol na si Reggie Suganob alias Filipino Phenom. Ladies and gentlemen, the Filipino Phenom! Reggie Suganob! Matapos nakuha ni Suganob ang 13 na magkasunod na panalo, walang talo at may apat na knockout kung saan ang huling dalawang laban nito ay nagmula sa dalawang undefeated boxer. Noong September 9, 2022, tinalo ni Suganob ang dayong Indonesia na si Andika the Golden Boy na may 19 wins, walang talo at may 10 knockouts. Ito ay sa pamamagitan ng unanimous decision kung saan pinabagsak ni Suganob si Golden Boy sa round 4. Ngayon lang February 5, 2023, nabigyan ng pagkakataon si Suganob, mga tol, na lumaban para sa IBF Junior Flyweight Eliminator. Ito naman ay kontra sa isang undefeated na Pinoy na si Mark Viselles ng Sultan Kudarat na may 17 wins, walang talo at may 10 knockouts sa kanyang kartada. Kung saan pinabagsak ni Suganob si Viselles sa round 4 at inigil na ng referee ang laban sa round 6 dahil sa sugat na natamo ni Viselles dahil sa hindi sinasadyang banggaan ng ulo at nanalo si Suganob via technical decision. Sa kabilang banda naman, mga tol, itong IBF Junior Flyweight World Champion naman na si Vinati Nochinga ng Africa ay naangkin niya ang bakanting IBF title nang tinalo nito ang Mexican na si Hector Flores Calixto via split decision kung saan bumagsak si Calixto sa round 2. Ngunit bago niya nakuha ang IBF, dumanas muna si Nochinga ng matinding paghihirap sa Pinoy na si Christian Aranita para sa title eliminator. Ito ay sa pamamagitan ng dikit ng hometown unanimous decision kung saan ang Pinoy na si Aranita ang naging agresibo sa laban at nakapatama ng mga malalakas na suntok at pinabagsak pa nito si Nochinga sa round 12 sa laban na naganap sa South Africa. Tara, mga tol, ating panoorin ang buong laban. Dala ni Araneta ang kartadang 19 wins, 1 loss at may 15 knockouts, habang si Nochinga naman ay may 9 wins, walang talo at may 9 knockouts. Sa pagbungad ng round 1, mga tol, naging agresibo na kaagad ang Pinoy na si Araneta. Hindi ito nagpatinag sa mga African fans. You can really see there's a difference between Aranata and Pakla. That guy is very calm, not rushing. Some good punching. Good left hook now. That Pakla, his favorite boxer is Manny Pacquiao. Filipino legend. That because of that, we shall not be able to deliver. This is now from Sivanati Nochinga. Sometimes makes it, not sometimes, often makes a difficult fight when you get two really good guys like this facing each other. Yes, it's hard to land. Exactly. They're both so skillful. Exactly. Exactly. Oh! Some brilliant stuff there now from Christian Araneta. Ends around in style. Oh.
Nonchinga said, bring her on, and he brought her on. Yeah. Ended the run in style. Tuloy pa rin ang mainit na palitan ng suntok ng dalawang fighters dito sa kalagitnaan ng laban, mga tol, kung saan ang Pinoy na si Aranita pa rin ang umaatake. Punches from Aranita. And he's a class act, Simonotti. Yep. Oh, Chica. Often makes a difficult fight when you get two really good guys like this facing each other. Yes, too. It is a level of IQ to present it that this piece of art of boxing that it is very well placed. This has to make sure that he doesn't throw away towards the punch and it connects that in the foot. Some good punches that on around 9, we're around 10 right now, but Nonchinga, his left jab that is working, he's working very hard to keep that accretion target. Takbo at yakap ang ginagawa ni Nonchinga dito sa huling bahagi ng laban, mga tol, na gusto na siyang pabagsakin ng Pinoy na si Aranita. That on around 9, we're around 10 right now, but Nonchinga, his left jab that is working, he's working very hard to keep that Christian Aranata is really that hunting that they... Mula sa kombinasyon ni Aranita, bumagsak si Nonchinga dito sa round 12, ngunit tumayo pa ito at lumaban. Dito na siya patuloy na inatake ng Pinoy, ngunit na save pa ito sa pagtunog ng bell. 18 seconds to go. And there's been a knockdown. Holding on now, Simonotti. My God, I tell you that Aranati was coming. Simonotti, he was caught unaware. Pagkatapos ng laban, mga tol, natalo si Aranita via unanimous decision, 114-113 sa dalawang judges at 115-112 naman sa isang judge. Kaya delikado na naman sa hometown decision itong si Suganov dahil sa South Africa na naman gaganapin ang laban nila ni Nonchinga. Salamat sa suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Giving the right to challenge for the IBF Light Flyweight Championship, very next fight, it's gonna be from South Africa, Simonotti! Yung sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.